Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me. Thou shalt stretch forth thy hand against the wrath of my enemies, and thy right hand shall save me. Sabay-sabay. The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thine own hands. Masyado yung Acts Paul 12. Masaya lang natin dito. Sabi dito, ready, go. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Gusto ko rin tingnan sa Matthew 28:19-20. Sabi po dyan, sabay-sabay, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Balikan natin yung, amen. Balikan natin yung kanina. Verse 2, I will worship toward thy holy temple. I will praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Again, we pray na kayo po ang manguna sa aming pag-uusapan. Mag-aaralan ngayong hapon, Panginoon, saan ito po yung part ng aming series sa mga cults. False teachers, false teaching, Panginoon. So, I pray na kayo po manguna sa amin. Sa mga kilig dito online, Panginoon, share namin to Lord. Maluwanagan bawat isa na kayo po hindi magkakamali. Lalo po ang inyong tinataas, ang pangalan, but lalo na ang inyong salita. So, I pray na kayo po manguna sa bawat isa. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Hindi Yahuwah. Jesus or Jesus. Okay, alam nyo naman, no? So, this title po nito is The Retarded Cult of the Yahuwards. Yahuwards. Sino yun? Ito ba, Pastor? Ba't inaasal mo naman? Ganito yan. Minsan na hindi naman tayo ganyan. Ako po, aminin ko dati, malakas akong mangasal. E dumating po sa buhay ko kasi nga, may nakapuna din. Lakas akong asal nito. So, na-realize ako, ano, ba't ako mga asal? Sorry. Kaya pala ganyan tingin nyo eh. So, nagpalit ako kasi dito po mamaya yung pag-aaralan natin. Tingnan na natin. Dito mo tayo sa Bible. So, yun po. Ano pa lang ako no? Parang high school. Nakapansin sa akin. Lakas mo yung asal. Ganyan. So, na-realize ko. So, tinigilan ko na po yun. Pero ngayon, nang-aasal pa rin ako. Pero, targeted na po yun. Ibig sabihin, may use. Sabihin, we do that. Hindi lang para mag-asal. So, tapos na ako dun. So, kung nang-aasal tayo, may dahilan. At biblical pattern din po, no? May mga time na nang-aasal si Jesus tsaka yung mga prophets para matumalab ba. Naintindihan niyo ba yun? Minsan ganun kasi, minsan yung iba sobrang yabang, pag akala mo, yun nga, high and mighty ka na, yung sabi ng iba. Kasi hindi ka na matatouch, di ba? Siguro lalo pag nasanay ka na, ang lagi naririnig mo, papuri sa'yo, eh, sandali lang. May hirapan tayo dyan. Kaya minsan, ginagamit natin yung mga ganitong style. Amen? So, kaya, yun na, kakalinawan tayo. So, sana, hindi ako nangasal for the sake mga asal lang. Huwag na-observa nyo kahit sa akin yan sa labas, sa atin. Okay. So, this time, yun nga, nabanggit natin. This week po ay, itong taong to, hindi ko nabanggit yung sino, pero kanina, ni-review ko yung aming usapan. Maganda yung usapan namin. Mabait na tao to, kaso naloko nga. Kaya nakakaawa, no? Pamilya niya. So again, ito is part ng ating series of false teaching. Ano natapos natin? Una, Catholic, Iglesia ni Manalo, dating doon. Then, tsaka G12 pa lang, yung mga the likes of, ano yun? Jogs, di ba? So, marami pang iba. At tinignan ko kung bilang tagal na pala, no? May last year. So again, hindi ko gusto lagi ito, hindi natin nahilig to. Gusto ko nga lagi yung mga pagkukuha natin ng aral. Ito pagkukuha natin ng aral, pero medyo ano nga, no? Medyo remote. Kasi pasto, bakit natin naaralin yan? Eh, loko-loko pala yan. Eh, minsan kailangan para maintindihan natin. At lalo ngayon, meron na nga tayong Judaizer Seminar. Parang part na to nun eh.
Pero ito nga, it came up eh. So tanong siya ng tanong, nangungulit kaya siya, feeling niya magaling siya dahil lang mali daw tayo sa pangalan ng Panginoon. Yun na yun. At isa-isayin natin yung bakit ganun. Alamin natin. At parang sa kanya na rin to, para kayo lang matututo. Nasagutin ko lahat ng tanong niya. Kaya mag-uumpisa tayo sa kanilang website. Kasi para magkaroon tayo ng daming ano dito. Ito po, ano? Nung una, ayaw niya pa sabihin kung ano yung kulto nila. Hindi ko matawag na church eh. Talagang kasi layo. So, kaya yan po, no? Dito nga yan. Yahushua. Iba pa yan sa Yeshua. Mali daw yung Yeshua. Okay? Kaya... So, good luck, di ba? Hindi ko nabanggit yan. Ano ko na, Yahoo word na lang tawag sa ano. Bakit nga Yahoo word? Kasi mga retarded po eh. Yung uling na kausap mong ganyan, iba rin yung Yeshua nila, pero... Tawan-tawa ko, alam kong bogus, alam niyo kung bakit. Kasi, yun nga, napaka-active niya, tapos pinangalanan niya pa yung group na Baptist Theological something-something. Hindi naman Baptist. So, obviously, tinatagit yung mga Baptist. So, nag-aalisa na ngayon karamihan doon ako doon pa para makita ko lang kung ano nangyayari doon. So, alam mong bogus kasi mga syunga-syunga talaga. Mga tanga-tanga kasi inaulit-ulit niya. Naku, hindi ko na record dito, pero... Nag-share siya ng something online, ulit-ulit. Mali naman pala. Yung very basic Esther something yun eh. Ito yung sineshare niya. Yung marami sa mga, alam mo na naging Hudyo, nabasa ni Esther, di ba? For fear of the Jews. So obviously, hindi ko alam anong point niya dun. Pero natawa ako kasi yung wrong spelling Book of Esther, ang sinesya niya, Book of Easter. Sabi ko, alam ko na, doon ko nalalaman na, ano to, copy-paste. Ibig sabihin, para tong, siguro, walang trabaho to. Tapos, inupahan ng kung sinong loko-loko rin. O, ganito gagawin mo sa Facebook, ha? Sige, mag-copy-paste ka lang dyan. Ito yung aral natin, paste mo lang yung paste dyan. Pag may nagtanong, asarin mo lang. Kasi walang masagot na maayos, eh. So, kaya naalala ko to. So, Easter. Anong book yung Easter, sabi ko? Hindi mo ba alam yan? Wala kang alam. Ganun, ha? Walang Easter sa Bible. Esther pala. Eh, hinahanap ko. Esther. Magkakamali ka ba ng gano'n na mali lang? Kung, di ba, kaya nga sa JJX, pinapakabisado natin yung books of the Bible. Kasi very basic yan. Okay, so nakikita niya kung dinidil natin ngayong hapon. So, puro kalokan. No, kaya nga, pagpasensya nyo na, ano lang, ano na rin natin, tsagay na rin natin, para lang yung ibang mga makikinig din ay alam nila na may mga gantong kalokohan, mga flat earth, ano to, level of stupidity. Okay, so bago tayo sa lahat ng yan, napakarami po nyan, at karami dyan, puro ano lang naman, gaya-gaya lang din. So, tandaan nyo po to, mamaya, titignan natin kung may time pa tayo doon sa aming chat. Okay, para makita nyo kung anong makikita, ano, pinag... nating dinidil dito. So, obviously, tayo mga Baptist, especially, very strong tayo dito kasi nga, ito yung importante. Ano yung pinapuntante yung doktrina? Na hindi basta pwesto ma... hindi pwedeng gayahin kasi nga, ay Satanas, ayaw niyan eh. So, kaligtasan ang kaluluwa natin, okay? So, kahit yung mga Satanas niya, kunwari yung magiging mabait, mabuti sa ating mga kapatid, lahat siyang ganun eh. Kahit mga Katoliko, Mormon, Muslim. Pero hindi nila magaya kaligtasan. Kasi pag tinuro din nila ng tunay yun, eh, paano yun? Hindi mailigtas eh, nga ayaw nila eh. Okay, kaya doon natin mag-upisa. Okay? So mamaya na tayo sa ibang bagay. Pero again, ang pinaka-basic dyan, para sinasamba nila yung word, yung anilang ano, interpretation at yung kanilang language ng Hebrew. Mga Pilipino to, yun nga malala dito. Kung tinitingnan mo pala to, parang hindi pa ayos, maayos. Tapos pag tinignan mo dito sa contact us, Pilipino lang pala. So, alam niyo naman yung kulto talagang ano eh. Baka target lang eh.
So again, hindi ko sigurado to, pero ang aking ano dyan, yung mga Hudyo nga, gumagawa yan ng paraan para masira tayo. At particular, bakit mo sabi Hudyo, ba't di Muslim? Eh bakit pinupuri nila yung Hebrew language? Sino ba gagawa nun? Diba? So again, hindi ako sigurado, pero yun ang nakikita ko. Anyway, sige, tingnan natin yung kaligtasan. Dito pa lang sablay na, and then tingnan natin later yung ibang aral nila. Okay. So doon na tayo. So ito yung statement of faith daw nila, belief and teaching. Actually, ito lang yung may laman sa ano eh, sa buong website. Belief tsaka rejected belief, yun na yun. Anyway, ito tayo sa kaligtasan muna. Salvation, deliverance, redemption, and eternal life of man. Okay? So paano daw tayo maliligtas? Sabi dyan, the initial steps. Initial pa lang to ha. Salvation, deliverance, redemption, and eternal life for man. So ba't ko pala binasa po lang muna yung kanina, no? Balikan muna natin yun. Kaya binasa ko po yung Psalms 138, Acts 4.12, kasi ito yung lagi nilang ginagamit. Sabi sa Acts 4.12, wala nang ibang pangalan. Totoo naman yun eh. Pero ano yung sabihin ng pangalan na yun? So parang sinasabi nila mamaya, banggitin mo lang yung pangalan, ligtas ka na. At dapat tama spelling. So, inaaral na natin yan, di ba? Pag sinabing name, ito yung name, ito yung meron kang tinutukoy. Okay, pag kailan lang binabasa ko dahil sa Minor Incident of the Glory nga, yung pangalan tuloy ni Abraham Lincoln, yun, medyo inaaralala ko lang kasi tinignan ko history ng Civil War. Pero, yung si Abraham Lincoln, ano pala yan, medyo controversial sa atin kasi nga nag-gera yung South and North, yung iba, pro-slave, yung iba. So, yung sabihin, pangalan pala, pag binanggit mo palang Abraham Lincoln, may ano na yun. Yung iba natutuwa sa kanya, yung iba naaasar na. To the point na pati itsura niya, niloloko ng mga ano. Nakita niyo ba yung itsura ni Abraham Lincoln? Mukha daw unggoy. Kasi galit nga yung mga taga-South sa kanya. So, yung gusto ko sabihin, ganito. Yung pangalan, may naka-attach sa pangalan. So, sino? Siyempre, yung person, okay, yung tao. So, pag sinabi, Abraham Lincoln, may, kung kilala mo yun, yun nga, kung taga-Southern ka, medyo umukulo na yung utak mo, yung dugo mo. Ganun po yan. So, gusto ko sabihin, yung pangalan, naiintindihan nyo na. Ano pa pangalan ng uso ngayon? Kahit sa mga brands po, no? Kaya dati, ha, hindi mo masyadong ano. Yan, Toyota na lang, ganyan. So, kaya iba, bilib na bilib dyan. Kasi nga, mga pangalagaan nila po yung pangalan nila. Pag naglabas sila ng sasakyan, sisiguraduhin nilang maganda. Okay? Nakikita niyo, so pag pangalan pa lang, brand, Toyota, ayun, ganda yun. Ganun, kahit bagong labas. Ngayon, yung bagong deluxe nila, parang may problema daw. Pero still, iba, hanga pa lang kasi nga Toyota eh. Nakukuha niyo na pa yung isang pangalan. Sinabi ko, in the name of freedom. Ano yung sabihin ko nun? Labanan natin yan. Parang yung sa Civil War nga. Ganun yung sila eh. In the name of, parang naglalaban nila doon. Karamihan doon, nagkakukuti ng Bible eh. In the name of kasi sabi niya doon, all men are created equal. Wala naman sa Bible yun, pero nasa Gettysburg Address siya, nasa Constitution ng US. Okay, so in a way, tama yun. Kasi nga, yung bakit mo daw aalipin yung kapwa mo tao. Yun ang point nila doon eh. So I entirely agree that, pero may tama rin. Kasi nga, ang ginagawa talaga ng mga Negro doon, talagang alam mo, pag-aari nila. Kasi pag-aari talaga nila. Pero cruel, very cruel. So, ano kapunta doon? Yun nga, so ibig sabihin, the name of Christianity, palayain natin na lahat ng slaves. Yung mga ganun. So naitindihan yung sabihin ng name. Ina-attach mo yung name sa kung sino yung tao or yung idea. Yung freedom, the name of freedom, and the name of Christianity. Okay? So, balikan natin ito. Anong sabihin ng wala ng ibang pangalan na binigay sa silong ng langit upang sukat natin kaligtas? Si Jesus yun. Pero hindi ibig sabihin, banggitin mo lang yung pangalan, ligtas ka na. Anong kalokohan yun? Obviously, pag sinabi ka tayo, pag nag-soul winning tayo, ang ginagawa natin, mapakilala natin ang Panginoon, sino siya? Siya ay Diyos, nagkatawang tao, importante yun eh. Anong ginawa niya? Para saan?
sino ba siya? Sa katatawag ngayon sa pangalan ng Panginoon kung gusto niya yung ating sinesyeran, di ba? So, ang katangahan nito mga to, kaya nga retarded tawag natin eh. Hindi yung pang-asal lang. Talagang totoo yun. At nakakalungkot nga kasi nga, ang daming, hindi naman ganun karami, pero dumadami na kasi pinoponduan eh. Para lang tayo ay, okay ba kayo? At punta tayo sa kanina, para lang habang tinatake lang ang kanilang beliefs, maintindihan nyo kung saan naman ako nang gagaling. Okay? So, sabi dyan kanina sa Psalms 138, sabi doon, importante yung pangalan, yes. Amen? Importante yung pangalan ng Panginoon. Kaya inaaral din natin yan. Ang problema nga, kahit tingnan nyo, yung language ng Hebrew po, nawala po yan. Kasi nga, nawala rin yung tao eh. Nakalat sila, sinumpa sila ng Diyos. So, ano mangyayari sa kanilang language? So, na-preserve syempre yung Bible, yung Hebrew Bible. Pero, yung mismong language, wala nang gumagamit. Eh, yung Hebrew pala, wala palang bawel yan. Ewan ko nung paano nangyari yun. Siguro, dahil in-assume na nila na, ano, alam na natin yan eh. Yun, so, walang bawel. So, ngayon, hindi mo alam kung paano talaga i-mention at spelling. Ano, may spelling, pero hindi mo alam paano. Ano. So, ganun yung Hebrew. So, na-revive yan. Nung ito na nga, ito lang yan, 1900s, before 1900s. So, napakatagal. So, na-disperse yung mga audio ng mga 72 and 130. So, I think 200 AD. Imagine nyo ba yung timeline? 200 AD. So, gano'ng katagal na yun? Sa panahon natin, ngayon, 2023 na, ano na yun, ilang taon yun? Di halos 2,000, 1,800, ganyan. And then, na-revive lang sila, 1,900. So, minus 1,000. O, di yung mga 1,000, 1,900. So, minus 100 lang. 1,700 years na nawala yun. Na-preserve yung Bible, yung Hebrew Bible. Pero yun na yun. Okay? So, yes, na-preserve pa rin yung meaning kasi nakasulat eh. Pero yung pronunciation, mano yan. Diba? At alam natin na uso yun sa New Testament, yung Greek. Yung time nila sa Palestine, Greek na po ginagamit nila doon ng time na Jesus, even sa time ng Romans. Kasi nga, sumikat yung Greek, naging common language yung Greek. So, sinasabi mo ngayon, paano magkakaroon ng Hebrew name si Jesus? Siguro, mayroong equivalent. Walang problema doon. Parang, yan nga, si Stephen, ang equivalent daw niyan sa Tagalog, Esteban. Diba? Yung James, Santiago, di ko alam paano, layo. Yung Jaime, iba ganun eh. Yung Rain, Ulan, hindi ko alam. Yung DM, lalong wala. Pero yung mga dating pangalan na, no? Pamela, nako, ewan ko. Ano yung mga matandang pangalan? Jose, yan. Joseph yan sa English. So, siya pa rin yun. Natindihan niyo ba yan? Okay, so ang point nila, talagang, dude, dapat eksakto. So, kalokohang malaki po yun. Kaya sabi dito, I will worship, importante ba yung name? Sinabi dyan eh. I will worship toward thy holy temple and praise thy name. Importante po ang pangalan. Pero after no, sinabi niya, for thy loving kindness and for thy truth. So, kailangan ng katotohanan. And then, sabi niya, for thou hast magnified thy word. Bakit kita pupurihin? Kasi itinaas mo ang iyong salita above all thy name. So, anong mas mahalaga yung pangalan o yung salita? Parehas. Hindi. I have magnified thy word above all thy name. Kasi maraming pangalan ng Diyos eh. Okay, Jehovah Jireh, mga ganyan yun. Jehovah Nisi, Jehovah Rapha, Elohim, Adonai, Jehovah, yung mga ganyan eh. Diba? Pero sabi, tinaas niya yung salita. Bakit? Kasi nga, ano naman silbi ng pangalan? Ang gusto kong ma-preserve yung salita. Ano may salita? May meaning, may message. Pag finish ko dito, hindi ako magsasalita ng di nyo alam na language. Yun din na sinabi ni Paul, di ba? Sa 1 Corinthians 14. Oh, bakit itong mga to naka-hang up doon sa pangalan? At malalaman nyo, sabi, wala namang ganyang katangang ano, religion. Really, ito ay pag-aaralan natin ngayon. Kung hindi kayo maniwala sa akin, ewan ko na lang. Ito po, babasahin ko lang sa kanilang website. At in-explain nyo sa akin sa chat yan, ganun na ganun. Pero again, bago tayo sa ganung alokohan, sa pangalan muna, okay?
Oh, sorry, sa doctrine of salvation. Paano tayo maliligtas? According to them. So, may initial steps daw yan, no? Initial steps. So, naniniwala din ako, ang sa atin, ang initial, syempre, yung basic, at least, hindi ka si Raul, hindi ka sinungaling, may pag-uusap ka, hindi ka mayabang, di ba? Mag-soul winning. So, dapat magpaka-humble ka rin. Okay, usap tayo. So, pero sila, iba eh, sabi nyo dito, ayan, ang sabi lang nila, importante lang daw yung pangalan ni Yeshua. Yeshua na lang sabihin ko kasi hindi ko mabasa to eh. Okay? Kung ano man yan. Pero actually, yung mga term nito, lahat dito, binapalitan nila ng Hebrew hanggat kaya nila. Yung church, yung God, yung Son, Holy Spirit, kung ano man yan. Itatranslate nila sa Hebrew. Anong gusto nila mangyari? Ini-snow tayo, ibig sabihin, nagpapa-impress. May mga ganyan tao po. Nakakita na ba yung mga salespeople na kahit di mo kailangan, mapapabili ka dahil sa galing magsalita? Tama, hindi. Ganyan po yan. Kaya lahat po yan, kahit sa kahit anong pinapanood nyo, magpinag-aralan lang yung psychology, may mga paano man yan, TV program, pelikula, kung ano yan, binibenta nila yung gusto nilang paniwalaan mo, gagamit yan ng mga taong magaling magsalita. At isa sa mga gagamitin yan na style, pa-impress. Impress. Nakita mo ba ako? Bago ako magsalita, yung nakadikit sa pangalan niya, iyaano muna, iniisa-isain yun. He's na ganyan, ganito ang ganyan, dati siyang ganyan, 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 siya graduate siya sa ganyan. Pag hindi ka marunong, kahit ano sabihin ito, maniniwalaan ko na. Dahil lang ganon. Anyway, ganon yung mga yan. So, nabanggit ko lang ha. Kaya huwag kayo ma-impress dahil alam nila yung Hebrew. Again, namatay na yan, ni-revive lang yung anong language na Hebrew. So, walang dapat, undisputed fact yun ha. Hindi yung something na ano. Okay, so paano doon tayo maliligtas? According to them. Yung ulhim na yan, ewan ko, parang siguro Diyos nila yan. The whole meaning of this sentence underscore is Yeshua, kung ano man yan. Tingnan nyo yung mga verse kung tatama yan. 1 Chronicles 16. Hindi ko pa nga ano lahat to eh. Hindi ko pa nga review lahat. Ano yun? 16:35. Ano kayo malalaman dito? Ah, say yes, save us, O God, our salvation, and gather us together and deliver us from the heathen, that we may give thanks to thy holy name and glory to thy praise. Nakita niyo yung mali? Ano? Ah, galing talaga to si ano eh. Nag-usapan tayo salvation of the... Actually, mamaya hanggang ano, puro context. Naalala niyo yun? Context Baptist Church, naalala niyo? Joke ko lang yan, pero... Importante context. Ang pinag-usapan natin, salvation of the soul. Kasi gagamit sila ng verse na pinag-usapan, salvation of yung kanilang army. Anong kinalaman nun? O, tingnan din natin sa Joel 2. Ay, alam natin Joel 2. Diba? End times yan. End times chapter yan. Joel 2. Ano daw? 2 ba? 32. Nasaan na? Okay. Linaw ng mata niya. Tingnan natin ang kanila mga verse. And it shall come to pass that whosoever shall call upon the name of the Lord. Okay, kinote yan sa Romans 10, di ba? 13. Lahat na tumawag sa pangalan ng Panginoon maliligtas. Tama naman. Delivered. So again, sublay kasi. By the way, ito sa Joel to kasi, ano to, pag sa Old Testament, dual fulfillment yan hanggang ilan. Okay? So obviously, may kaligtasan sa kanilang army, may kaligtasan sa kaluluwa. Kinote yan sa Romans 10. Obviously, may kaligtasan sa kaluluwa. Pero ang tanong nga, anong sabihin ng call lang? So, pag call mo, boom! Uy, tumawag ako. So, mayroong, ano mangyayari doon? Di ba kaya nga tayo, sasabi natin, hindi lahat ng tatawag sa Panginoon, maliligtas. Ay, basta, maligtad yun na. Kasi nga, paano kung mali? Paniniwala mo, tumawag ka. Parang like example kasi Iglesia na Manalo eh. O di Jesus din, tumawag ka sa Jesus. Pero ang pangalan, ang paniwala mo, paliwanag kasi sa'yo, si Jesus, tao lang. E di tumawag ka ngayon, maliligtas ka ba nun? Hindi, kasi faith is only as good as its object nga. Ibig sabihin, kung tama yung paniniwalaan mo, mapapabuti ka kung yung pinaniwalaan mo yung mabuti at tama.
Pero kahit sa, naniniwala talaga ako na hindi ako pababayaan, hindi ako iwan ng asawa ko eh. Ba't niya ako iniwan? Hindi naniniwala ako, hindi niya. Di ba? Maganda naman yun. Yung kaso nga, nasa sa kanya yun eh. Again, masama yun ha, huwag niyang gagawin. Pero, yung example lang, nasa sa kanya yun. Kung hindi, kung nagtiwala ka, sige, nagtiwala ka ng lubos sa kanya, eh siya pala hindi pagkakatiwalaan, baliwala yung faith mo, di ba? So kaya tayo naniniwala na ligtas tayo kasi si Jesus talaga maaasahan. Tandaan niyo po yun. Kaya ngayon, kung nanan pala tayo takasin niya, sigurado tayong ligtas siya. Pero siyempre, dapat tama yung paniniwala sa kanya. So it feels sa kanila hindi masyadong literal. Basta kaya nga ini-spell nila ng tama, dapat tama. Ayan o. Acts 12. Nahihirapan ako. Hindi, gamitin ko na lang to ha. Banggitin ko na lang sa inyo kasi hirapan ako palipat-lipat. Sorry. Hindi okay lang kasi nga. 2:21. O, sino naman yun? Keynote ni Peter. Yun na lang, hindi ko na ako pinayin. Keynote lang ni Peter po si Joel. Ganun po yun. Acts 2:21. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Okay, tama. Kailangan tumawag, ligtas ka na. Basically, yes. Pero anong ibig sabihin nun? Eh kung at saka sila rin magsasabi na hindi totoo yun. Kaya next na, tingnan natin yung ibang sabihin nila dito. Romans 10:13, yan ang ayan, alam natin yan. Okay, so any believer who relies solely upon his translation, sinabing his translation, ibig sabihin, yung sarili mo daw, dapat original Hebrew. Paulit-ulit po yan, authority daw, that Hebrew and Aramaic. Actually yan, nabanggit na rin. Alam nyo ba Aramaic? Ayan po yung isa sa mga dahilan bakit nalusaw yung Hebrew. Pinalitan niya kasi nga nag-disperse sila eh. So Aramaic, hindi Hebrew. Malapit, may ano kasi nga language yan sa lugar nila eh. Nakasunod pa? Ayan yan. Nagano nga tayo, nag-seminar tayo dati ng ano eh. So yung Hebrew, ngayon sa kanila, sinulat yung Old Testament. Kasi yung Aramaic, humalo na yan. Hindi yan exactlong pareho, pero mayroong pagkakapareho. So yung pa lang eh, naiiba na. So paano mo sabihin ngayong kailangan mag-ano ka sa original, eh kung mayroon na ngang pumapalit. At later nga, yung Greek yung magiging uso doon sa kanilang lugar. Okay? So ito, puro ganito na po yung patutsada nila. So pag hindi kayo niwala dyan, man-made dyan, mali yan, puro ganun na yan. Okay? Teacher sa Lady Rebasan. Ano yung tinspe? So, puro ano lang to, pa bukang bibig. Bulaklak. Dila. Okay? Pero ito, nilista po. Kaya malalaman nyo, mali. So, ano? May mga tama dito, may mga mali. Okay, number one. Ano yung mga dapat? At sabi niya, complete ha? Paano ka magkakaroon ng kompleto at siguradong kaligtasan? Una, dapat maniwala ka daw, you must believe the word and the true messenger of whatever that is. Yan po ay letter. Siguro yun yung tetang magamaton. Okay, mga iba, Yahweh ang basa niya. Iba, Jehovah, iba, kung ano man, Yahweh. Ulhim. Iba, sabi, Elohim. Yeah, Yahshua, Belgan, Sangkay. Okay. Tingnan natin yung Romans 10:14-17. Again, ako na ano rin ako sa inyo kasi nga kailangan natin gawin 'to para sa kanya, hindi lang sa kanya, para sa iba, no. 10:14. So ito po yung alam natin 'to, after ng 13, dapat sila itumawag pero dapat sila manampalataya. Okay, tama naman 'to, no? Kaso nga sila ay sinasabi na dapat yung pangalan na 'yon. Okay? 16:32-33. Ay, ano rin yun? Alam natin yun, yung Philippian jailer, di ba? Pero nga, sabi dito, Jesus eh, the Lord. Ito, 31, believe on the Lord Jesus Christ. Pero ito tinuturo nila. And they spake unto him the word of the Lord and to all that were in house in the same hour at night and washed their stripes and was baptized and he and all his three. Wait, so binaptize yung mga, sino yan?
Sinong tao yan? Hindi ba? Philippian jailer. Okay? Philippian jailer. Yung nagyanig. Okay? Anong ba't nila binabanggit dito? So, eh, sabi doon, baptize ah. Yan, maniniwala ba kayo? Ganun din, mamaya makikita natin. Kailangan mo i-baptize. So, anyway, so, must call and cry aloud. So, sa atin, sabihin mo lang, di ba? Saka kailangan sumigaw ka. So, yan nga yung 1 Corinthians 16:35 ulit, di ba? And then, Acts 22:16. Binibigyan sila ng pabog. Tinitingnan natin to kahit alam natin bogus. 22:16. And now, why tarryest thou? Arise and be baptized and wash away this thing. Calling upon the name of the Lord. So, anong ginagawa dito? Tama naman yan. Pinapagawa sa atin yan. Actually, sino itong Acts 22? See? Conversion to ni Saul of Tarsus. Naging Paul siya. So, sinabi siya na Ananias. So, hindi sinabi itong para maligtas ka. Tama, maligtas ka muna. Tumago sa Panginoon. Pero hinalo-halo niya na kasi, ano naman eh, yun ang kailangan niyang gawin. At tayo rin. Pero hindi again, para maligtas ang kaluluwa natin. Kasi sa atin nga, by faith, it is a gift. Manampalataya lang, saka na po iba. So dito, ang ginagawa nila, katulad ng marami dyan, na mababaw sa Bible at binigyan lang listahan. O yan, pangaral nyo yan, ha. Ganun ginagawa nila dito, eh. Ano pa? We must believe in the name of the Yeshua HaMashiach. O kasi wala yan. Sa Acts 12, Acts 8, 12 to 17, so yun yung sabi ni Brad kanina. Kay Philip the Evangelist naman to. So again, walang sinabi doon ng kanilang sinasabi dyan, pero ina-assume lang nila. Eh. Sino ba ako? 8, 12. Okay, ito yung famous ba ako? 8, 12. Okay. Hanggang 17. Receive the Holy Ghost. Okay naman yung. Aso nga, ito yung kay Philip nga, no? Ito pala yung si, ano, si Simon. Tama, Simon the sorcerer. So, anyway, nabanggit lang dyan yung name of the Lord. Okay, name of the Lord, ipasok natin yan dito. Okay? You must truly repent of your sins and iniquity. Eh, sorry. Ano na ba ako? Hindi, dito pa lang. Eh, yan. So, you must believe in the name of the Yeshua. Ganyan, ganyan. So, nasan doon? By the way, ang unang tanong ko pala sa kanya, nasan yung Bible nyo? Anong version yan? Kasi kung wala kang Bible, ano pag-uusapan natin? Nasabi mo, ito yung nakalagay, hindi naman ito nakikita ko sa Bible ko. So sabi niya, hindi sumasagot. Kasi alam niya, yun ang tamang tanong. Pero sila may Bible nga sila, pero wala online. Masabi, meron ako niyan dito. Sabi, mag-email ka lang sa Israel, padadalang ka. Ha? Ano kiniwala pa? Kaya mamaya itong mga daanan natin, ha? So bogus na pa. Parang mga, ano, parang mga sakubaw ng laloko doon. Scammer. Walang makuhaan eh. Pero tinignan ko dito sa website nila, gumagamit ng ASV. Okay, so alam natin, corruption yung ASV, American Standard Version. So merong konting tama, lahat naman eh. Pero bakit ganun? Kasi ito na. We must truly repent from our sins. Repent from our sins. Anong sabihin na iniquity? So maganda yun. Pero alam nyo yung turo natin dyan, diba? Araw-araw magawin yun. Sa kanila, Luke 13. Context na naman to. Yung kaya sinasabi doon. Luke 13. Ano yan? Okay. So ito po yung may nakita po si tsaka yung mga nabalitaan po na si Jesus tsaka yung kanyang mga disipulo kasi may mga, ito nga, yung Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. Ibig sabihin, pinatay ni Pilate at hindi lang basta pinatay, parang binaboy. Okay?
Kasi pagkamatay nila, matindi. Parang kahapon lang po, mayroon pala diyang nadaanan namin. Yung Innova, tumalon dun sa ano, Antipolo. Hinanap ko sa Facebook, may naka-video, kaya ang daming usisero dun, di ba? Nakita niyo yun. Yung pala, nahati yung katawan ng ano, mga nakamotor. So gusto ko na sabihin, may mga kamatayan po na ano, yun. Magtatanong ka, Lord, o kaya pastor, ba't yung iba namatay na COVID, yung iba namatay payapa, bakit ito hati yung katawan? Parang ganun eh. May mga tanong kasing ganyan eh. Ganun ang tinatanong ng mga disipulo ito. Sabi nito, kaya to, ang si Jesus, alam niya na yung iniisip ng mga tao. Kaya sabi niya, sa palagay niyo ba, dito sa 2, supposing that these Galileans were serious above all Galileans because they suffered such things? Sa Tagalog, sa palagay niyo ba, sobrang sama nila? Kaya ganyan ang sinapit nila? Sabi niya, I tell you nay. Hindi. Tapos na actually yun eh. Pero sinabi niya dito, but except ye repent, ye shall all likewise perish. So yung sabi pa ni Jesus, lahat kayo, kunwari, nahatian ng katawan, kunwari, ganun na lang. Kapag hindi kayo nagsisig, mamatay kayo dyan sa motor. Pag, hindi. Ganun ba yung niya sabihin? Hindi. Ibig sabihin lang, no, mamatay din tayo, impyerno tayo kung hindi tayo mag-repent. At ang repent na tama, alam niyo na sa atin, ha? Repent of false belief. So kung either hindi kayo niwala kay Jesus dati, dapat manampalataya ka. Kung dati sa palagay mo, magpakabait ka, dapat baguhin mo yun, mag-repent ka doon, manampalataya ka kayo kay Jesus. Hindi sa kabutihan mo. Yun ang ibig sabihin natin repent sa kaligtasan ng kaluluwa. So sila dito, malabo. Yun ang gusto ko sabihin dito. Ba't mo gagamitin to? Yun ang tanong. Kasi hindi na itindihan. Siguro nag-search lang to sa, yan ah. Oh, may repent. Okay, lagyan natin yan. Repent daw eh. Acts 2, so yun din yung kanina. Ay, sorry, dito na pala ako sa... Okay na yan. Dito na tayo ngayon sa Matthew Paul 17. Ang dami nito. Nakaka-ano lang ito eh. Nakakaasal lang sa totoo lang eh. Pidaan na rin natin kasi makikinig siya. Ewan ko, makikinig siya. Paul 17. Ayun, yun na. Repent. Uy, repent. Uy, repent to. Lagay natin dyan. Nabanggit ko, kailan lang to parang sa JJX. No? Anong sabihin ng Kingdom of Heaven is at hand? Malapit na or malapit lang. Okay? So kung pwede ka palang maligtas, eh, manampalataya ka sa Panginoon. Again, ang repent dyan, manampalataya. Alisan mo yung mali, punta ka sa tama. Yun ang ibig sabihin repent dyan. Pero sila, hindi. Repent of all your sin. Nasaan yung sin doon? Basta yun yun. Tinignan mo sa dictionary. Iba yung dictionary. Sa dictionary, ang dami pong mali dyan. Pag tinignan mo yung definition ng Hudyo sa dictionary, sabihin na, descendants ni Abraham. Ang daming anak ni Abraham, di ba? O, oh, Hudyo ba yun? Kaya nga, mali eh. So, hindi ka lang sa, ano, sa dictionary. Truly, repent of your sins. And then Acts, binalikan natin natin ito, no? 37-38, di ko na ano yan. Ito, sabi ko sa inyo, ano pa ang kailangan para kayo maligtas? Uy, parang Catholic. We must be immersed in water. Baptism of repentance in the name of Yeshua nga. And then, syempre yung Acts na naman, di ba? So, repent and be baptized. Acts 8, yung kanina din. And then, Acts 19, yan ang bago. Acts 19:1. Acts 19 1-6, ang haba na ano na. Okay, ito naman yung mga si Apollos po, no? So, hindi kompleto yung kanilang naturo sa kanila, baptism of ano lang. Kaya ngayon, wala silang Holy Ghost. Hindi sila nag-resume ng Holy Ghost. So, kaya, inano ni Paul, tinuruan sila ng gusto, and then, naano din sila ng, tabi ito, na-fill din sila ng Holy Ghost. So, again, anong kinalaman sa kaligtasan? Sablay. So, ang feeling ng Holy Spirit, dapat maligtas ka muna, and then, saka ka pa feel ng Holy Spirit. Okay, iba yung indwelling, iba yung feel with the Holy Spirit. Okay? So, ba't nilagay na gawin dito? Kasi nga, nag-search lang sila and then nilagay na nila dito. Acts 16, paulit-ulit, no? We must receive the gift of the Holy Spirit. Tama naman yun. Yun, agree tayo doon.
Pero ano yung sabihin nyo nun? Isa lang yun sa nakalista sa kanila. Hindi nila pinaliwanag. You must be born again and born of Ulhim, kung sino man yun. Hindi ako nagkakamali, yan yung Diyos. Okay? So tama naman yun kung born of God, kasi sabi rin yung sa dyan, tama yun. So again, kahit nga mga retarded tumatama din. We must be righteous. Sabi sa Bible, none, ano? There is none righteous, no, not one. So tatanungin ko siya, righteous ka ba? Kaya nga hindi sumasagot nung ligtas ka ba? Wala. Chirp. Wala. Yung mga importanteng tanong, walang sagot. Ang tanong na ng tanong, ano ba ang Hebrew? Ano yung sagot? Hindi ko sasagutin niya kasi nga hindi mo alam pinagsasabi mo. Hindi ako linguist expert, hindi ka rin linguist expert. So saan pupunta yung ating ano usapan? Kaya hindi ako ganun ka... Siyong-asyong, hindi ko sasagutin nyo. Pero ito nga yung sagot ko na ngayon. Lahat ng pinag-ano niya. Ano pa? You must be doer of the word. Okay, maganda yung doer of the word. James 1:22. Abisado natin, ginagawa natin yan. Pero hindi lahat yung perfectly magagawa mo. Hindi yan walang kinalaman sa kaligtasan ng kaluluwa yan. Yan ay kinalaman sa kung paano mo susunod sa Diyos at matutuwa sa Diyos at magkakaroon ka ng rewards at syempre makakatulong ka sa mga kapatid. Hindi kaligtasan ng kaluluwa. Pero nasa listahan ng kanilang salvation. So actually very common to kahit mga Hudyo ganito turo, kahit mga lahat ng kulto basically. Catholic, ganyan sasabihin sa iyo. We must love. Maganda naman 'yon. Kaso pag hindi mo siya love, hindi ka ligtas. We must forgive others. Oh, pag may hindi ka pinatawad, hindi ka ligtas. Again, context na naman 'yan ng bakit tayo inutusan, totoo yan, inutusan tayo magpatawad, okay? Pero hindi, ano yung sabihin nun, di ba? So, patawad ka lang, ligtas ka na. Uba, gagawin ko na yun, talaga. Gagawin ko yun. Di ba? Yan, tatawa tuloy si Johan. We must forgive, okay, maganda yan. We must love, we must follow. Di ba, napaka-vague. Napakalabo. You follow. Tanungin mo siya ngayon, do you follow? Why? We follow. Ako hindi, we follow. Kung kailan tayo maliligtas? Tanong doon. So, di ba? Kaya ito sa winning, lagi yan ang ano natin. Very basic. Anong kailangan kong gawin? Sumunod ka sa Diyos. Alin doon? Lahat ng utos niya. Alam mo ba lahat ng utos niya? O, kailangan maliligtas? Yun ang tanong. Hindi maliligtas yung taong ganito ang paraan ng kaligtasan. At yun nga, maganda rin itong mga face-to-face mo kaso ayaw eh. You must follow and be willing to suffer for Him. Willing lang and persecuted. We must give up everything we have. Nako, parang ano na to. Sino yun? Sino yung nagpakamatay ng full aid? Jones something. Basta yung Amerikano na Jim Jones. Yan, Jim Jones. Tayo. So, sabihin, no, ibigay mo sa lahat sa Diyos. Una, hindi niya kailangan yan. Yeah, parang Romans 12 lang. 1 and 2. Okay, ibigay mo paglilingkod sa Diyos. Huwag ka magpakamatay. Gamitin mo yung katawan mo. Maglingkod. Pero ba't niya lalagay sa statement of faith sa kaligtasan ng kaluluwa? Kasi nga, nanglilito lang po itong mga to. Okay, give up everything you have. Give up mo talaga lahat. We must never disown or deny. Maganda yun kung yan talaga ano, kaso nga sablay na yung napakababaw nito. Bumabalik tayo sa pangalan lang. We must preserve, we must persevere in the faith. So yan, ano yung sabihin niyan? Matthew 10:22, yan yung parallel sa Matthew 24, na ang sinong mag matira hanggang wakas ay maliligtas. Again, salvation of the flesh yun. Mali. 1 Corinthians 15:1-2. Ngayon natin yun. Sana nakasunod tayo lahat. Kung di man, review natin. 15:1-2. Moreover, I declare to you, receive and stand, by which also ye are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you believe in this. So, dapat alalahanin, ganun. Persevere in the faith.
Sabi doon, alalahanin, napaliwanag na po natin to, di ba? Tapos ba natin First Corinthians? Saan? Thursday, di ba? Pinaliwanag, paliwanag natin para sa iba. Ibig sabihin yung, dapat maaalala mo lagi, ha? Hindi, sabi niya dyan, kung naaalala mo, kung paano tayo, kung anong prinis ko sa iyo nung dati, kung paano ka naligtas. Kaya tayo, ganun din dito, pag may nalilito dito, anong ginagawa ko? O paano ka ba naligtas? Tatanungin ko, paano nga ba ako naligtas? Naligtas lang ba talaga ako? Pinapaalala ko sa kanya, yung sabihin ng if we keep in memory, naalala mo ba ito yung ginawa mo, na tumanggap ka? Kung tumanggap ka talaga, kaya nga siya mag-reflect, tumanggap ba ako na nakisabay lang ako sa sampo na barkada kami, di nag-pray kami. Alalahanin mo yon, kasi kung di ka totoo nun, hindi ka ligtas. Kaya sabi siya, pag tama yung ginawa mo nun, nung time na yon, doon ka naligtas eh. Yan ang sinasabi dyan, pero ibang ibig nila sabihin dyan, dapat manatili ka, hindi, dapat persevere. Nasaan yun doon? Wala. Then we must bear fruit, for we are the branches. Again, hindi kaligtasan ng kaluluwa. Pag bearing fruit, rewards yan, gawin mo yung dapat mong gawin. So ibig sabihin mo, pag ikaw ay hindi namunga, hindi ka na puno, puno ka pa rin eh. So kung anak ka ng Diyos, di ka masyadong masipag, tamad-tamad ka, backslider ka, ibig sabihin, di ka na anak ng Diyos, kung anak ka pa rin ng Diyos, wala kang masyadong reward lang. Okay ba yun? So kinauuna yung kaligtasan, bago yung rewards. Mauuna yung born again, then saka ka magpapalain kung ikaw ay susunod. At gaano ka susunod, yun ang pag-uusapan dito. Pero dito, regalo lang, kailangan mo ng manampalataya. Yun ang di maitindihan itong mga to. We must remain in Yeshua. Huli na nga yun, abide, di ba? Kaya sabi doon, mag-abide ka para kayo mamunga. Hindi para maligtas. Okay? We must be holy. Tama naman yun. Pero pag hindi ka na holy, yung ibig sabihin ng holy is separated. Per, ano eh? So, ibig sabihin, holy ka. Lagi. Sige nga. Again, mag-isinungaling na naman itong mga to. So, anyway, actually, hindi po bago yung mga yan. Yung binasa natin, binasa lang natin para patunayan na makumpa natin sila sa iba na pareho lang din sila. Okay? But this time, may time pa ba ako? Ilang minutes na ako. Sorry kung naboboring kayo, ako din. 49. The Holy Spirit will work as we confess. Ito yung mga wala sa Bible na inaano lang nila. Minimisinterpret and then ituturo. And then, pati yung blood, yung ginagawang Hebrew, kala ko ba pangalan lang? Kasi yan ang ano sa akin yun eh. Eh, ikaw, ako, ang pangalan ko, kumari, ay isang pangalan mo dito. Pag pumunta ka sa Amerika, Ace pa rin yan. Kung Stephen ka, Stephen pa rin yan. Anong Esteban? Walang ganun. Dati kasi ganun. Pero ngayon kasi very particular tayo ngayon sa security kasi, kaya hindi na binabago yan. Totoo naman yun, pero sa panahon nila dati, hindi. Again, common name nga po yan eh. Yung Jesus, alam nyo ba yun? Tsaka yung Joshua. Common name yun sa kanila. Kaya sinasabing Joshua, the son of Nun. Hindi Joshua, the son of Jose. Hindi ba? Yan. Bakit? Kasi apelido. Para matukoy natin kung sinong Joshua yan. So, itong mga to, ginagawang big deal yung name. Yan. Kasi nga, kasi napaliwanag ko na rin yun. So, ano pa? Boring na ako. Tama naman yan, kaso. Anyway, nakita na natin sa kaligtasan, nilista nila yan. So, again, mali yun. So, ano na pala dito? So, immersion din. Kaya siyang sabi sa akin nun, pareho tayong baptist, pero yung pangalan na nagkaiba. Hindi tayo pareho. Tsaka yung baptist ba yung binasa natin? Yung ba conviction ng baptist? Kaya sinungaling itong mga to eh. Para lang tanggapin sila. Nung sinabi ko sa kanya, sinasabi mo lang yan para tanggapin kayo ng baptist eh. Ganyan din ang Muslim. Doon na naasab. Kasi alam niya eh, kinasabi lang nila yun. Pauna para tanggapin sila. Okay. So ito pa, hindi ko na nito. Doon lang tayo sa medyo ano bang interesting dito. Sorry, wala eh. Statement of faith. Ayan ang pangalan daw ng ano nila. Believers in the Yeshua, the true Messiah Incorporated. Hindi church ha. Incorporated. Wala problema doon pero
Ito na lang. Tapusin natin dito and then tayo sa chat. Galaw. So, archaic, Hebraic, Aramaic manuscripts, scriptures. Sige nga, pa sinasabi na dito, lahat corrupt, pwera lang yung sa amin. Di ba very common sa mga kulto, ganun yung watchtower. Corrupt kayo lahat, kami lang ang tama. At kaya kahit yung mga Baptist na asa tayo dyan, pag naglalabas sa sarili nilang Bible. Si Darby may sariling Bible, hindi lang Baptist yun. Pero, ano pa, yung iba, si MacArthur, may sariling Bible, commentary lang, ganun pa rin yun. Ibig sabihin, hindi sapat yung Bible. So, ganun tayo mga Baptist tayo, King James. Hindi tayo nag-produce niyan. Provision niya ng Diyos. Ginamit niya kung sinong ginawa niya ng time na yun. Mga expert yun. Kinomission lang sila noong Church of England. Okay? Hindi sila particular. At isa sa mga ano nga nila yun eh. Maraming kanya-kanya pong pinanggalingan churches yung gumawa ng King James. Alam nyo ba yun? O bakit ginagamit natin? Kasi nga, yung paano nila ginawa, may usapan nyo, walang pakialam yung religion nyo ha. Doon lang tayo sa language. Gamitin natin yung text, isali natin kasi mga professional tayo, wala tayong bias dito sa paggawa ng project na to. Kung gusto mo nung kung Calvinist ka, saka mo ituro yan sa church mo. Pero dito, sa pag-translate, professional tayo. Ganun ginawa nila, kaya nga, ginagamit natin. Walang problema. Eh sila may sarili sila. Sila lang yun. Sila lang ang tama kasi sila lang may tamang Bible. Very common cult practice. Okay? Kaya sabi dyan, no translation is infallible according to them. Eh paano yung sa kanila? Ganun din. Nakita nyo yun? Pag inayawan mo yung isang talagang tunay na translation na tama at preserved and inspired, meron ka dapat ipapalit doon. Pag wala kang maipalit, ano yung sabihin nun? Duda ka rin dyan. At kung duda ka dyan, ang salita ng Diyos hindi perfect, tapos ka na. Dahil sabi sa Bible, sinabi, the word of the Lord are perfect, pure. A silver tied in the furnace of earth. Purified 7 times. Okay. So yan, so sinasabi nila, walang perfecto. Ayan, no? English and Filipino translation, popular English, considered to be wrong after they are other. So, gana only translation. Ayan, ano, boring na ako. Doon tayo sa chat namin, okay? Kailan minutes na po ako? 54. O, sige, mga 10 minutes lang to. So, nung una pa lang po ay sinasabihan ko siya, nabalitaan ko nga Kesyo, nag-backslide kasi ito nang matagal Kesyo daw, ano, nahihirapan siya trabaho niya. Di, tinutulungan po namin yan, in-encourage namin. May mga time na ino-operan pa ako niya ng kung ano-ano binibenta. Haba na eh, no? Yan po, sabi ko na dito, mag-face-to-face tayo, mag-usap tayo. Kasi Kesyo, tinanong niya na yung pastor, pati JIL, tinanong niya, pati Muslim. Anong kinalaman mo doon? Maliligaw ka talaga doon. Ganyan ang ginawa ni Manalo eh. Tingnan mo ginawa ni Manalo. Tinanong niya lahat. Bandang uli, ganun pala yung tama. No, o pwede mong tingnan yung sinasabi nila, pero don't buy that. Again, una, dapat ligtas ka muna eh. Kaya nagdududa ako dito eh. Kasi nabaptize to sa diadem. At Bible student pa to, leader pa dun. Kasi nag-backslide. Siguro dahil dun, backslide. Tapos Kesyo, nakita lang daw niya sa clinic. May nakalagay dun. Yung kanina, pinakita ko. O yun, nata ang pangalan Diyos. Ano ba yan? Pangalan ng Diyos. Ayun, ano man yun. Pangalan ng Diyos siya. Tinanong daw niya yung Muslim, yung JIL, yung Baptist. Oh, yan naman talaga. Yan naman talaga. Ba't din yung ginagamit? Kasi hindi kami huibu. Yun ang sagot. At hindi sinasamba ng Diyos ang language. Kaya nga sa New Testament, ba't ginawa niyang Greek? Hinayaan niyang Greek kung dapat puro Hebrew tayo. Bakit niya hinayaan na Greek? Sige nga. Diba? Kaya yun ang isa sa mga tanong ko rin sa kanya, saan ba sinulat ang New Testament? Ayun na naman. Cricket na naman. Hindi sinasagot. Ang ano lang niya, may binigay bang Hebrew name? Siguro. Pero Greek sila nun eh. O paano yan? Kung sige, valid yung Hebrew mo, valid dapat din yung Greek. Nakita niyo yun? Hindi mo pwede sabihin hindi valid yung isa kasi tinatawag siya doon puro Hig. So, kung ano man yan, Jesus,
Kung anong Greek dati, yun na yun. Kaya laging babanatan yung letter J. Kailan lang yan na ano eh. Yan laging babanatan letter J. Kasi totoo naman, yung J, medyo late yan sa development ng English language. Totoo naman yun, so. Pero, alam nyo ba sa... Yan na sabi dyan kasi yung linguistic ano eh, the history. Alam nyo ba sa Germany, yung pag, pag tinanong mo sa nila, salip na sabihin nila yes, sasabihin nila yes. Alam nyo ba yun? O, kasi may, sa kanila malapit yun eh. So sa atin, medyo parang malayo ah. Pero yun eh. Pa, sa history, malapit daw yun. At ano ba yung mga alam nating words sa German? Meron na ano? Ahas, di ba? Tama yan. Yung H, parang J. Tama? Bakit ganun? Kasi nga malapit yun. Diba, pag tinimay history ng JH, yung H sa Greek is eta. Tama ba? Eta. Kasi sa Greek kasi ang daming E. Iota, eta, epsilon. At meron pang combination ng omicron, iota, OI. Pero E ang basa doon. So, kaya natin magpunta doon eh, di ba? Gusto lang natin tayo ngayon, pag-aralan kung ano yung gusto ng Diyos na gawin natin. Hindi tayo magtalo-talo at ano, gusto mong bumalik sa history. Mayroon man time machine dyan, no? Puntahan natin kung anong tama. Hindi tayo lilitoin ng Diyos sa ganun. Pero itong mga klase ng taong to, ganun sila nag-focus, hang up sila doon. Kasi nga, naloko na. So, umpisa natin dito sa reset namin. Ang sakit sa ulo, no? Pero maniwala kayo, may mga taong naloko dyan. At kung sakaling meron kayong ganyan na friends, no, yun, para matulungan nyo. Na bakit ba, ano? Tsaka paano mo rin nalaman? Andun ka ba? Paano lamang yan ang tamang, ano? Pangalan. Saan na ba ako? Thursday, okay ito. Ito yung paliwanag. Basta nung una, sabi ko magkita kami, tapos yan eh, sa isang kita. Depende sa kanya. Depende sa amin. So yan, no? So, eh, sabi ko sa inyo kanina, mag-email ka lang sa Israel. Ito. Sabi ko lang dito, ini-exalt nila yung mga Judaizer, yung Jews. Sabi niya, hindi naman, hindi kami ganyan, pero ang Jew pa rin ang piniling tao. Ha? Anyway, so dito, alam mo, Brad, hindi naman naninira ang Kristya. Minaalam ko totoo sa amin. Nasa akin, ng sino, mga karating sa disyong ng Maldaya. Anyway, kaya nga mag-usap tayo. Kaya sabi dyan, kung gusto mong itanong ko sa bokir namin, so ngayon ko lang na-review ito, kaya tinatanong ko yung pastor nila kung sino ayaw sabihin. So mag-email ka lang daw sa Israel. Ano yung Israel? Tapos may pupunta sa bahay. Ayoko mag-email, bawin po. Anyway, so yan, napaulit-ulit po yan. Sin zone lang ako, mag-ano tayo. Bandang huli, ewan ko, ano naisipan ito. Haha, Brad, ikaw ang mali, Brad. My bad pa eh. Hindi na kaya public. Sabi ko kasi ganito, ganito po ako ah. Pag ganitong usapan, gusto ko public, private lang muna. Unless, mga loko-loko talaga, pinapahiya din natin kasi parang nga malaman nila mali nila. Sabi ko, tayo muna mag-usap. Hindi, doon tayo sa public. Naku, patay tayo. Hindi, sige. So kaya sabi niya, gusto niya. So ibig sabihin, gusto niya mapahiya. So, or gusto niya akong pahiya kung kaya niya. So yan, tinatanong ko na, ano ba yan? Sino bang founder niyo? Anong Bible use niyo? Walang sagot. Kinabukasan na, mga tatlong oras. Sabi ko lang dyan, sana may pag-asa ka pa. So may mga pinaliwanag akong pinapaliwanag sa inyo. Okay, so ito na. So sumagot na. Ito ang, wala daw kinalaman sila sa Judaism. Ngayon, naintindihan ko yun. Baka kasi, hindi nila alam eh. Hindi naman yung sabihin kasi katulad nung Muslim. Sabi nila, inumpisa daw yung Katoliko. Maaaring hindi natin paniwalaan yun. Sila, hindi nila paniwala kasi hindi nila nga alam. It was before their time, nabuo na yung Islam. Hindi nila alam na Katolik pala gumawa nun. At kahit ngayon, mahirap patunayan yun. Pero ako, nainiwala ako doon kasi nga may connection yung Quran sa Christian faith. Okay, pag trinase niya, nainiwala sila kay Jesus, nainiwala sila kay Mary, nainiwala sila kay sino anak ni... Di ba, yung babaeng... Isa sa mga tawagan kay Mary. Kalimutan ko, basta yung anak ni...
ni Muhammad, pinangalanan niyang ganun. So anyway, makikita mo yung connection ng Catholic sa Quran. Okay, kaya yun ang duda ko. Anyway, pero hindi ko sasisihin yung mga Muslim ngayon. Alam mo ba, ginawa kayo ng hindi totoo yan. Alam ko yun, maintindihan ko yun. Kahit I believe yun ang totoo. So ganun din sila, kaya sinasabi ko dito, hindi kami Judaize. Yeah, naintindihan ko yun, kaya nga sinasabi ko yung connection. Tinataas nyo yung Hebrew language, sinong gagawa niyan? Eh, syempre sila. Para may taas sila, mga Judaizer. Okay. So, wala daw connection. Okay, hindi na naintindihan. Naintindihan ko yun. Nakailang. Wala daw siya pakinalam yun. So, ano nga yung grupo nyo? Kailan nag-start? Sino ba yan? Ang ano? Hindi sinasa. Nagpapako sa Messiah, yun daw yun. So again, ano official na yun? Walang sagot. Mamaya sabi naman niya. Pero hindi mo pa kilala ang apostol. Sila yung mga Jew din. Oo nga, alam ko kasi iba na yung paniniwala nila. So nakita niyo, kinokonnect tayo sa Jew. Tayo baliktad, diba? Alam natin ang galing yung historical issue. Pero nung naniwala sila kay Jesus, kinalaban sila ni Jesus. Si Jesus pinapako ng mga Jew, pinatay na nila. So humiwalay po yung Kristiyano sa Hudyo. Kailangan nyo makita yun. Anyway, yun na nga, laging Yeshua, yun na nga nila. Sinasabi, ina-assume lang niya yun. Pero sa Greek nga kasi, Isus. So, gano'ng galapit to sa Isus, yung Isua, Shua? Medyo malayo, di ba? Ano pa? Kailangan, i-copy-paste mo yan, no? Nakikita niyo ba yung pattern? Basta sinasamba yung pangalan, yung dapat, yun. E paano yun pala gumagamit siya ng English, ano? English alphabet, paano yun? Diba? O mali rin niya, kasi hindi yan perfectly ma-incorporate sa English alphabet. Kaya nga minsan, Hebrew pati yung letter nila, diba? Ano pa? Ngayon, kasi nasabi pa dyan, parang inaano pa ako, sige nga, lapas na nga naman yung pangalan na to. Ba't ko gagawin nyo? Kaya tinawanan ko lang. Obviously, ano pa? Ayan. So again, yung sinasabi ko, ano yung translation nila, ano yung church nila, kung ano man yan. Ito, Hebrew translation, brad, yung Biblia na hawak ko, mula sa Jerusalem. Translation ito, Tagalog. Anong translation yon? May pangalan po lahat ng translation. Okay, sa Tagalog, ano yung mga translation sa Tagalog? Yung makikita nyo sa bookstore, dalawa lang naman yung sikat, ang Biblia, tsaka Magandang Balita. Translation name po yan. Ibig sabihin yan, may year na pinublish yan kung sinong publisher, na kung sinong translator. So, banggitin mo lang yun, alam ko na kung sino yan, ano yan. Pwede kong bumili yan kung saan. Sila walang masabing ganun. Siguro sila lang gumawa niyan. So wala daw siyang connection. Ano ba, New Testament ba? Hebrew o Greek? Yan ang tanong ko pa ulit-ulit. Walang connection yan. Hindi niya makita yung connection ng Bible sa pananampalataya. Hindi niya makita. Matalino ba ng taon to? Eh tayo lagi, ito yung Bible na sinabi ng Diyos. Kaya kami naniniwala, ito sinabi dito, ito nakasulat dito, basahin mo, basahin natin. May connection, tama? Hindi, walang connection niya. Ano ba connection niya? Kasi nga, ganito lang po yan, ha? Para alam nyo, pag binanggit nila yung translation, titingnan ko yun. Sino nag-publish yan, bakit ganun? Ngayon, pag sabi niya kasi minsan, King James din kami. Jesus sinabi sa King James, hindi, palitan mo lang lahat yun ng Yahoo, ha? Okay na yun. Ganun yung mga yan. So again, walang nag-publish niyan. Sige, mag-publish kayo para pagtawanan kayo. Okay, ano pa? Ano sabi ko ito? Ano may sabi ko? Kasi parang ano yan, ah. Parang chismis yan, ah. Natangahan yan, eh. Eh sige, napikon na rin. Hindi, ikaw na mahilig sa chismis. So ito yung gusto ko i-point. Yung tinatawag na railing. Okay, meron tayo dyang preaching niyan, yung railing. Yung railing po, yung sumasagot ka ng hindi ka na pinakinggan mo yung sinasabi niya, sasagot ka na lang. So,
paulit-ulit po ito. Pag may sinabi ako sa kanya, uulitin niya lang. Hindi, ikaw yan eh. Kahit wala siyang basihan. So ako sinasabi kong chismis yan kasi, saan mo nakuha yan? Yun ang tatanong ko sa kanya. Kasi walang, ano eh, walang ganyan akong nalaman na kayo lang yan eh. So babalik niya sa ikaw ang chismis eh. Paano ang chismis eh? Chismis ba to? Sinabi ko nga sa iyo, 1611, matagal na tong imprint, ginamit ng maraming tao, paano mo sabihin chismis? Hindi, chismis yan. Yun ang railing na tinatawag, huwag kayong ganun ha. Minsan nakakatuwa yung para sa inyo eh. Kasi nga, alam mo na, talagang maasal sa yung kausap mo, pero ang tanong, tama ka ba nun? Diba? Pero ginagawa nila yung sabihin, kasi wala nang may sagot. Okay, yan, wala daw kinalaman yung founder. Ito, ito, Jeremiah, eh, sana nakalimutan ko. Ito yung, lagi nilang pinapaulit-ulit, Jeremiah 8:8, yan ang aming patunay, na tunay kami. Ha, tingnan natin. Kung may kinalaman. Alam niyo ang context ng Jeremiah? Ang Jeremiah po ay nga, ang kalaban niya mga Hudyo. Baliktad yan eh. Kasi karamihan ng mga Hudyo, loko-loko na. Sabi lang, hindi tayo masakop. Sinabi ni Isaiah, ni Ezekiel, and especially si Jeremiah, pag nagloko-loko kayo, masasakop kayo. Di ba, paulit-ulit siya, binabasa yung Bible niyo. So, galit nga yung Diyos sa kanila, pero minawanan nga pa sila parang bago, pero hindi sila nagbago. Kasi sinabi niya po dito, yung mga skriba nyo, sabi dyan, the pen of the scribes is in vain. Ibig sabihin, kahit ano bang sabihin ng skriba, hindi nyo sinusunod, bali, wala. O ngayon, ano nung kinalaman yun? Ibig sabihin, daw niloko ng mga skriba, yung mga nasa Bible nyo, yung mga skriba, mali ang sinulat. Lahat! Paulit-ulit sila tinanong sa website nila. Puro ganun, paulit-ulit. Ayan mga ya, walang perfect translation kasi yung mga skriba, yung mga skriba. E paano yung skriba nyo? Diba? Ay, maniwala kayo, sakit na ako sa ulo nito eh. Saan na ba tayo sa chat? Jeremiah 8:8. Ako, sorry, nag-reset. Ay, nako. Ito na, yung dito na. Dito na sinabi yung church nila. Kinukulit ko eh. Ano bang pangalan ng church nyo? Kailan ba yan? Anong Bible nyo? Yan, pinakita sa akin yung Bible nila. Napaka-professional, di ba? Nakita nyo ba yan? Ang bagong ewan, tapos may parang dinikit lang na papel. Kaya makikita mo, ano to? Gangster to. Jologs to. Nasaan na ba ako? Dali lang, balikan natin yung Jeremiah 8:8 na again, bogus. Yeah, so meron daw silang ano, kaso hindi niya makita. Anyway, sabi dyan, so yung Jehovah daw, isa sa mga lapi na paulit niya, ah, mali yung Jehovah eh. Mali yan. Kasi tinanong namin yung Jehovah, inamin nila, hinulaan daw nila yun eh. Okay, ganitong paliwanag dyan. Sinabi ko nga sa inyo na wala po yung Hebrew. At ang Hebrew ay walang consonant. Maniwala kasi hindi. Consonant tuloy, vowel. In Jehovah, ilan ang vowel doon? Yahweh, mayroong vowel doon. Kasi di mo mabanggit. Wala naman ganun eh. So ngayon, totoo nilagyan po nila yan ng mga scholars. Siguro ito, tas ito, O, ito, A. Nilagyan nila. So ako wala akong problema doon kasi wala sila eh. Kaya nga sa King James, madalas, the Lord na lang yan eh. Yun ang tinutukoy doon. Pangalan ng Panginoon yun, nilagay Lord. Capital L, capital O, capital R, capital D. So pwede na sa atin yun kasi tinutukoy niyan Diyos, Jehovah God. Yun na yun. Ba't ko kailangan makipagtalo sa pangalan niya na hindi na nga binigay sa atin ng Diyos? Hindi niyo ba yun? Kasi sila, hang up sila doon. Di. Sabi ng Jehovah, mali sila. Di, mali rin kayo. Kasi nasa King James yan eh. So again, nasakit sa ulo. Malapit na lang po tayo, malapit na po. So, yan, tinutukoy pa si Cristiano, wala naman tayong pakialam doon. So ito na yung Bible nila. Ito na po. O yan, screenshot nyo, sulatan nyo, P.O. Box. Ewan ko kung sinong naandun. Sulatan nyo. Sino sasagot doon?
So parang pinapalabas nila, galing sila Israel. So alam nyo na agad, okay? You Judaizer. Ba't kailangan ng church nang galing sa Israel? Sa modern day Israel, hindi na iniwala kay Jesus. Kalokohan. Jerusalem, Israel. 9101 po, kung ano man yan. So yun na daw ang sagot niya. So wala siyang pinangala. Sinabi ko sino yung pastor nila dito. Ito pa, isa sinasabi nila kanina sa website nila, mali yung Sunday. Kasi nga mga sabadista rin yan eh. Pero nagtuturo daw siya Sunday. Gusto mo manood ka? Ano mapanoodin ko dyan? Sunday, oh bakit Sunday? Ano pa? Yan. So yan, yung church o hall, yung pala yun. So ngayon alam na natin, pero wala tayong pakialam, ba't natin kailangan mag-Hebrew? So sa... Ayan na yan. O yan, binigyan ko ng example. O itong example ha, kami, may church name kami, mayroon kaming Bible na pwede mong bilhin sa National Bookstore. Okay, ito yung source niyan. Tinanong ko din yung source ng ano lang Bible. So sa ating kasi King James, alam naman na yan eh, naka-publish yan, public domain. So Hebrew, then Greek ang New Testament, in-establish tayo, local natin, ito yon. Ako yung pastor, okay, saan tayo sinend? Importante rin po yan kung sino nagsugo sa kanila. Pag alam niya kahit CCF, di niya sabihin, sino nagsugo sa CCF? Eh, may 12 businessman na nagtagpo-tagpo. Tayo nga tayo ng church. Hindi yan, ano, bogus yan. Anyway. Walang katotohanan daw, paigot-igot. Ayaw niya kasing sagutin kung ano yung, ano, kung ano na naman yan. So, kaligtasan, usapan kung ano-anong hinahanap mo, ayaw mo sagutin ang tanong dahil sa totoo lang, malalim ang tama mo kanina pa. Sugat-sugat ang puso mo. Nag-a-assume. Ayan, so ito, hindi niya sinagot. Ito ba yung website niya, hindi niya sinagot. So, pero sa Facebook, mabanat pa. So, anyway, sorry kay Siana. Sana po ay, again, binigyan natin ng daan to kasi nga, sana makita natin yung pagkakaiba natin. Amen? Amen. Sa atin, lahat yan, sagutin natin. May history tayo. May legit tayo, kumbaga. Yan mga yan, sa isang, at ganun kalami ng kulto, ganyan yan eh. Jehovah's Witness, anong ano nila, ganun din, pangalan. Sabadista, ano, ay, Sabat, Sabado dapat, Sabado, puro ganun yan, Sabado, Sabado, Sabado. Bawal ganyan, bawal kumain ng ganyan. Ano pang ilano yun, Soriano, ano pang ilano, Soriano? Ang Biblia, pangalan, di ba? Anong pangalan nyo, MGCI? Eh, kaso meron ding ibang, ano eh, Church of God, may Church of Christ. Ano pa? Mormon. So, syempre, may Book of Mormon, may apat sila, di ba? Bible daw, and then Book of Mormon, Pearl of Great Price, Covenants, Theology, kung ano man yan. So, yun ang Mormon, at saka maraming kalokohan yan. Calvinist, so yun nga, ang Diyos ang namili, sa langit, sa impyerno. Ano pa? Yung iba naman, puro Holy Spirit, puro miracle, puro... Ganyan po yung mga kulto, kumukuha lang ng isang bahagi sa Bible na totoo din, kaso ito twist. Then doon sila mag-focus, tapos yung iba, ano na lang, pakitang tao na lang. So yung ibang tama, kukunin din nila kasi syempre. Pero tayo, ano tayo, Baptist, whole council of God. Amen? Amen. Hindi na binanggit ako, sir, John the Baptist kayo. John the Baptist daw tayo, nanggaling. Kailan ko sinabi yan? Sige nga. I-celebrate natin ang Baptist Day at salamat kay John the Baptist, ang ating founder. Kailan natin sinabi yung wala. So, pinapala lang aasal lang yung mga yan. Okay, so sana natunan kayo. Obviously, wala tayong pakialam sa kulto nila, pero sana yung mga methodology na ginamit natin ngayon, paano pinpoint yung mga maling pananampalataya, huwad na pananampalataya. Kasi ma-applicable sa marami. Okay? Okay, let's pray. Lord, salamat sa inyong mga salita again, na malinaw naman na yes, magpuntate yung pangalan but very obvious pa ngayon, hindi nyo pinagkatiwala sa amin kung ano man yun dahil you don't want us to be hung up ng mga ganyan, mga bagay, ng mga babaw. Mahalaga ang inyong salita, mas mahalaga ang inyong salita, Panginoon. So dapat alam namin ang meaning, kung paano namin susundin to, kung paano i-apply, anong pinanggalingan, Panginoon, at yung mga halimbawa dyan. At again,
kung paano lalabanan din yung mga kalaban namin, temptation, then mga false teaching. Lahat po yan nilagay nyo sa inyong salita at hindi kami, Panginoon, na katulad ng mga babaw na to, Lord, na sa isang bagay lang naka-nail, Panginoon, ang kanilang pananampalataya. So madali sila pabagsakin, Lord, at again, dahil doon lang sila naka-focus, halata po, Panginoon, na gano'n sila kababaw. So I pray na kung may pag-asa pa to, Lord, kaibigan namin dati, Panginoon, I pray na maintindihan niya po, Lord, na hindi po kayo interesado sa mga mababaw na paliwanag, especially out of context. Nakita namin kanina, full out of context, yan lang mga proof text kesyo sa kanilang paliwanag. Kaligtasan, sablay na sablay, Panginoon. So I pray, ligtas niyo po, Lord, sila kung pwede pa. Kung hindi na, Panginoon, at least malabanan natin ang kalokohan nila, malabanan namin. At wala nang maniwala sa kanila, Panginoon, mapahamak, Panginoon. Kung meron man, ay mag-iingat, Panginoon. Sana, Panginoon, maligtas din muna bago sila yung maloko ng mga gantong samahan. At yung mga gusto yung parusahan, Panginoon, dahil sa kalokohan din nila, sige po, bayaan niyo po silang maloko sa gantong samahan dahil sa kalokohan nila. At kayo na po nakakalam ng tamang paghusga at parusa pa sa mga taong ganito doon. So kayo po nga kailang masunod yung kalooban niyo, Panginoon. Kung di naman, ay pakita niyo po ang inyong awa, Panginoon. I'm not sure kung ano pong future dito sa kaibigan namin to. But I pray na yung the best, Panginoon. Kung di man, Panginoon, again, malayo ang karamihan sa gandong kalokohan. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.